Umiinggit kasi ako kay Kuya eh. Dahil siya palagi ang inaasikaso nyo. Ito siya palagi ang hindi nyo. Anak, may problema siya. Ikaw wala. Maswerte ka. Masagana at masaya ang buhay mo. Tsaka, kahit tumingit sa akin, dapat nga ako mingit sa'yo eh. Dahil kompleto pamilya mo. Naiintindihan ko naman ngayon eh. Alam ko kasi dati, pag kumampi ako kay Daddy, umayos ang lahat. Pero hindi pala. Mas lalo pa ng dumulo. Saka naisip ko na rin, walang makakaayos ang gumugulo sa isipan ko. Hindi ako lang. Ma, sorry. Sorry rin kay Warren. Magbalita na ba sa presinto? Pwede sumunod sa atin eh. Baka may nagmamanman sa sasakyan natin. Hello? Morning, Kuya. Handa na ba yung pera? Nasaan si Vee at si Magda? Sagutin mong tanong. Handa na ba yung pera? Oo. Nasaan ang mag-ina ko? Kasama ko sila. Pag nakita ko ng milyones ko, tsaka ako sila makakawala. Hindi. Gusto ko, sabay tayo. Baka nakakalimutan mo, Kuya, nasa akin ang huling paraha. Wala akong karapatang magpunta. Ako ang magsasabi sa'yo kung ano ang gagawin mo. At wala akong gagawin mo. Iso din ang nasabihin mo. Saan tayo magkikita? Anang! Anang! Po. Asan si Tonton? Sir, hinarap na po namin sa buong bahay. Inawagan pa ho yung lahat ng kaibigan niya eh. Hindi ho po talaga makita namin si Tonton. Hindi lang kayo naghahanap ng mabuti, hindi nyo ginagamit yung mata nyo. Pumunta ka sa clubhouse ngayon at isa-isahin mo lahat ng bahay dito. Huwag kayong babalik na hindi nyo nakikita si Tonton. Lahat kayo, ha? Ano? Opo, sir. Manang, nasaan ang kuya mo? Andiyan mo. Anong ginagawa mo rito? Kailangan kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol kay Warren. Tapos na ang kasong yun. Wala na tayong dapat pang pag-usapan doon. Daddy. Ayusin na natin to.
Nagsama ka pa ng dalawang asungot. Nagpatulong lang ako sa kanila. Ang pera ko. Asan ang anak ko at si Magda? Pera mo na. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Alam mo na siguro kung anong mangyayari pag nangyari yun. Nasaan ang pera ko? Gusto ko munang makita ang mag-ina ko. Nasa loob ng sasakyan. Ang pera ko! Nasa loob din ng sasakyan. Binabwisit mo ba ako? Gusto ko lang makasiguro. Gusto ko ilabas mo ang mag-ina ko sa sasakyan na yan. Ha? Kahit patayuin mo sila sa labas ng sasakyan na yan, para masiguro ko na talaga nandiyan sila. Tapos ano? Sigurado ko may mga tao sa paligid. Aagawin mo sila tapos ano? Inuulol mo ba ako? Ibigay mo muna sa akin ang pera. Hayaan mo makasakay ako sa sasakyan ko. Pagkatapos, puntahan mo nang mag-ina mo kung gusto mo. Andiyan sila sa loob. Gaya ng sinabi ko, hindi ikaw ang magdidikta. Nasa akin ang baraha. Nasa ang pera ko! Siya. Dalawa! Tatlo! Kung ipapalisin mo na to, hindi mo na makikita ang mag-ina mo kahit kailan! Sandali lang! Ilalabas ko na ang pera. Dobre. Kinakabahan ako. Ang galay. Baka nakuha na ni Selena ang pera. Kapag nangyari yung siguradong pabalik na si Selena rito at papatayin na kami, kaya humalik sa tayo. Ang mahalaga, masabihin natin si Kuya Fernando na huwag ibigay ang pera kay Selena dahil wala siyang balak buhayin kayo. Ako na bahala. Tawagan natin ang daddy. Michael to. Sino to? Michael. Si Fia to. Michael, huwag niya ibibigay kay Selena yung pera. Fia? Paano nangyari yun? Ang sabi ni Selena nandun daw kayo sa loob ng van. Michael, walang laman ang kotse niyan. Wala kami dyan. Sabihin mo kay Daddy, huwag ibibigay yung pera. Papatayin niya kami. Please. Pag nakuha niya yung pera. Mike! Mike! Huwag niya ibigay yung pera! Wala sila sa loob! Hindi ko ilalabas ang anak mo. Mabubulok siya sa kulungan. Tantarin mo man ako ng pinong-pino. Eh kung sabihin ko sa iyong pwede ka itang idemanda pag hindi mo ginawa yon. Ikaw? Magde-demanda? Anong karapatan mo? Sino ba ang nabaril dito, ha? Sino ba ang muntik nang napatay? Eh, sino ba ang unang nanutok, Edward? Sino ba ang nagsabing papatay siya pag iniwan siya? Ako ang tinutukan mo, Edward. Ako ang pinagbantaan mo. Frustrated murder yun. At pag nagkataon, pwede kang makulong. Wala kang testigo. Noon wala. Pero nakakuha na ako ngayon.
Jordan. Ano kaya nangyari? Paano nila nalaman na wala sa sakyan si Bea at si Magda? Hindi ko alam, ma'am. Hindi ba tayo-tayo ang nakakaalam nun? Paano lang nalaman yun? Hindi kaya, ma'am, baka nakatakas na yung mag-ina ron? Ito, ito! Hello? Kadyo! Opo, ma'am. O, nasa na si Bea at si Magda? Nandito po. Sapaw. Diba ako? Sandali, ako sisilipin baraka ko. Oh, ako pupunta. Eh, parang nag-ring yung cellphone ko eh. Nasaan ba yung cellphone mo? Naiwanan ko to sa loob. Pero kung nag-ring man yon, hindi titigil ng katutunog yon. At imposible namang sagutin ng dalawang bihag. Dahil nakatali mga kamay na sa kapa eh. Mubo ka na nga dyan. Sinabi ng tigilaw yung pagkakakapi mo eh. Laki-laki mo eh. Nervous ka. Napaka-nervyoso mo. Iyon, titira. Apo. Ikaw na naman. Katitira mo lang. Ako naman. Kung bakit mo? Sinabi nga ko eh. Kanina ka ba? Kanina eh. Kita mo naman dunot ko. Ano gusto mo? Tapang mo eh. Hoy, bigil nga kayo. Yung tapang nyo, lumitin sa kaaway. Huwag kayo kayo. O akong titira. O yan. Eh, paano nalaman ni Kuya na hindi ko dala yung makinang yan? Ewan ko po. Punyeta! Bulilyaso na yung lakad. Wala nang si Bea makinang yan. Patayin nyo na, ha? Pagbalik ko dyan, gusto ko malamig na bangkay na yung makinang yan. Ha? Opo. Si Selena. Nabulilyaso lakad. Gusto na kayo papatay. Halika na. Halika na, halika na. Halika na, halika na. May sumasabot tayo sa atin. Sino, ma'am? Hindi ko alam. Pero pag nalaman ko kung sino, tatagdarin ko siya ng pinong-pino at ipapakain ko siya sa aso. Ma'am, nasundan tayo. Ha? Bilisan mo! Bilis! Wala mo! Ma'am. Iligaw mo dyan! Nakatakas daw po sa sakyan ni Selena. Ba, paano anak ko? Malakas ako ang kutub ko, Tito Fernando, na nakatakas na rin si Lavia. Paano tayo nakasiguro? Paano makakatawag sa akin si Lavia kung nakatali pa rin sila at hawak sila ng taon ni Selena? Checkin natin yan. Sigurado nakarehistro ito yung numero ng cellphone na ginamit ni Lavia.
Jan. Wow. Oh, si Ma'am na yan. Saan mo? Wala naman. Siyempre, mataas ako sa'yo, no? Salong mamahal. Saking grasya. Talo yan. Papatayin. Hindi ba't kausap kita kanina sa cellphone? Ang sabi ko, patayin mo na yung mag-ina. Ano? Bakit? Eh, ma'am, hindi ko naman ako yung nasasagot sa telepono. Hindi naman ako yung tumawag sa akin, ma'am. Ano? Nasa loob yung cellphone ko, ma'am. Ay, ako, mga leche! Si Ismael to. Ligtas na sila, Bia. Ismael, nasaan kayo? Pakausap kay Bia. Hello? 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 Ano sabi ng daddy ko? Hindi ko naintindihan eh. Mahina ang signal dito. Pero nasabi kong kung nasaan tayo. Ayaw ka na. Lumayo niya tayo. Dali, dali ka na. May balita na mo ba? Eh, ang huling balita ay nakatakas daw si Selena. Eh, nakuha ba ko yung pera? Hindi nakuha yung pera. Nagkaroon ng problema sa bigayan eh. Pero yung ibang detalye, hindi ko na alam eh. Ano ang balita tungkol kina Don Fernando? Eh, ang balita nila, sila Don Fernando ligtas. Pero ang hindi nila masiguro, sila Bea at Magda. Kinakabahan ako ah. Tsak na galit na si Selena. Hindi na yung magdadalawang isip ang saktan sila Bea at Nanay Magda. Ilang beses ako nagtiis, Edward, nung saktan mo ko. Pero ngayon, anak ko na ang sinasaktan mo. Lalabanan kita. Wala akong pakialam kahit makulong ka. Isa lang itatanong ko sa'yo. Iuuro mo ba ang demanda mo sa anak ko? O ako ang magdidemanda sa'yo? Anak, akala ko ba magkakampi tayo? Ano ako ginagalito? Sabi mo, ang ginawa kong gusto mo, kagandang buhay natin ni Mami. Pero wala naman natutupad sa mga pangako mo eh. Anak, hindi ako ang kaaway.
Hindi rin ang mami mo, kundi ang Warren na yan. Kapag makawala siya, gugulo ulit ang buhay natin. Mas gusto ko pa yun. At least kumpleto naman tayo. Wala pa rin eh. Wala pa rin signal si na Ismael. Baka kamusert tayo niya si Livia din ay Magda. Mamalaga ngayon, buhay sila at itas. Si Fernando, ano ba sabi niya siya? Saan na ba tayo magkikita? Hindi na sabi. Naputo lang linya. Pero naibigay sa akin yung address. Kaya nga tinatawagan ko ulit. Kita. Hello? Hello? Ah! Ah! Hindi pa sila nakakalayo. Malayo yung daan na to eh. Bilisan mo, abutan natin sila. Malamang nandun sila si Lina sa binigay na address natin ni Ismael eh. Pag nagkataon, wala na siyang kawala. Tingnan kong galing niya ngayon sa office sa kasunod natin. Malalaman kung buhay ka. Walang kwenta sa akin ang mamatay. Basta't sigurado ako mabubuhay ka, anak. Sige na, umalis ka na. Ay, kung mamamatay ka, kasama ako sa'yo. Ismael, nilayo mo na si Bia. Sige na, umalis kayo. Ako nang bahala. Imelda! Ako nang bahala! Sama-sama tayo! Ay, tumayo kung tayo! Kung mamamatay ang isa, mamamatay tayo lahat! Nay, tumayo ka na. Please, para sa akin, Nay. Nay, para sa akin. Magkapilitin mo.
Halika na. Dito na tumayo. Ay, oh! Tay, tayo! Tay! Tara, Nay. Takto na tayo. Tatagal ang buhay ng mga yan. Sabihin ko po. Sabihin ko. Alam daw nila kung saan ginagawa ni Selena si Bea at si Magda. Papunta na raw sila doon. Ay, naku. Salamat naman. Sa wakas, matatapos na rin ang mga paghihirap ni Bea, ano? Ay, sa wakas. Sabi ko sa inyo, ma'am, may happy ending ito. Kay kayo lang talaga. Masyado kayo mapag-alala eh. Pero hindi pa rin dapat tayo makampante. Oo. Dahil ang alam lang nila ang pinagtatabuhan. Pero wala pa rin silang balita sa kung nangyayari. Malakas ang kutub ko na kapag nalaman ni Selena na alam na ng mga pulis ang pinagtataguan nila, hindi na yung mag-aaksaya para panumanapin sila. Magtatago na din yun. Sana nga. Sana nga. Sama tayo. Huwag, Uncle. Papatayin ka rin ang asawa mo. Sige na, ako na ang bahala. Paano ka? Ako na ang bahala sa sarili ko. Sige na, magtago na kayo. Mag-ingat ka, Ismael, ha? Oo. Alay, nakal. Bihisan, damitan, balamunin. Yan ang igarante mo sa akin! Walang puwang sa mundo ko ang mga traidor. Sumbong ka pa kay Kuya, ha? Ano ang alam mo? Matatakot ako sa mga pulis? Bago nila ako mahuli, lalaslasin ko muna ang mga leg ninyo! Papatayin ko talaga kayo! Hindi ako susuko! Sabi mo sa akin, saan sila nagbunta? Saan? Diretso. Tumakas na kayo. Habang naliligaw sila. Bilisan nyo na. Patawarin nyo na lang ako sa lahat. Sige na! Alis na! Thank you.
patay na tayo. Sige, punin niyo mga baril. Sir, wala nang tao doon. Sige, let's go! Sir, wala tao sa kabila. At dito pa sa sakin ni Selena. Siguradong nasa paligid pa. Baka inabin nila si Luvia. Eh, sir, malamang dun sila sa gubat na yung pumasok po. Halika, tantang natin. Tantang. Pag-asa sa si Fernando. Huwag tayo matumigil sa pag-aarap sa kanila hanggang di natin sila nakikita. Oras lang may mangyari kay Annette kay Bia. Kahit hanggang kulungan, kakaburi kayo sila ng hayop na yan. Sarap! Huwag kayo lalabas!
Nay! Nay! Tara, tara! Lupin! Michael! Sundan niyo si Selena! Nay! Tayo na. Wala na to. Ma, tama ba itong ginagawa natin? Tonton, ito lang ang paraan para maramdan na ng daddy mo mga pagkakamali niya. Pero ma, ayaw ko ng ganito eh. Ayaw ko nang magkahiwa-hiwala ang pamilya natin. Ano ka ba naman? Huwag mo nang ipilit ang hindi na pwede mangyari. Kung ito talaga patutunguhan, pabayaan mo na lang. Wala na tayong magagawa. Basta ito na lang isipin mo. Alam mo kung ano ang totoo. At dapat lumabas ang katotohanan. Gulong-gulo na ako, ma. Gulong-gulo na ang isip ko. Hindi ko na alam kung anong tama o mali. Tonton, malaki ka na. May sarili ka ng pag-iisip. Buksan mo ang mata mo. Buksan mo ang puso mo. Doon mo malalaman kung anong tama at mali. Hindi ka alis. Nakapagpasya na ako. Nakapagpasya na rin ang anak mo. Aalis na kami dito. Bakit mo binibrainwash ang anak mo? Ako o ikaw? Pwede mo sabihin, Tonton? Ang mami mo o ako, mamili ka. Anak, aking! Sige, lakad! Lakad! Oras lang na may mangyari sa nanay kung manda kang sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Papatayin kita! Yun ay kung magkaroon ka pa ng pagkakataon. Lakad! Hey, Sinaboy! Sun! Michael, ayun na sila. Huwag na natin silang pakawala sa mga mata natin, Gabriel. Magtama tayo na. Pati hindi mo pa ako patayin. Huwag kang mainip! Darating tayo dyan! Sa tingin mo ba may buhay pang naghihintay sa'yo pagkatapos ng lahat ng to? Hahanapin ka ng mga pulis, buong buhay ka magtatago.
Para namang hindi mo ako kilala. Handa ako sa lahat ng bagay. Pati yung ticket ko sa Amerika. Handa na yon. Kaya bukas na bukas, hindi yan nila ako makikita. Kung makakataks ka, manood ka! Gagawin ko lahat kahit ano. Sawang-sawa na ako sa mga pangako mo. Bibigyan na ako dyan. Ayoko na! Corazon, sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Gagawin ko. Huwag lang kayo umalis dito, anak. Please. Iurong mo ang kaso laban sa anak ko. Palabasin mo si Warren. Sige. Sige, Corazon. Kung yan ang makakapigil para huwag na kayong umalis dito sa bahay. Gagawin ko. Kaligtasan ng buhay niya. Doc, dalawang mahal ko sa buhay na sa bingit ng kamatayan. Silang dalawa na lang natitira sa buhay ko. Tulungan mo ako. Gaya ko ng sinabi ko sa inyo, malala ang tama niya. Malubhang-malubha ang kalagayan niya. Wala na ho tayong magagawa, hindi maghintay at magmasal. Huwag kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat na magagawa namin para maidigtas siya. Ngunit hindi kami nangangako. Pasok mo muna ako. Andun naman si Tito Fernando eh. Sigurado akong hindi niya pababayaan yun. Pare, kinakaban ako. Huwag ka mag-alala, Gabriel. Matapang ang nanay mo. Hindi yung basta bibitaw ng gano'n na lang. Lalaban yun. Ang isipin natin si Via. Nasa kamay natin ang kaligtasan niya. Pareho lang tayong kinakaban eh. Gabriel, tibayan na lang natin ang loob natin. Nasa kamay natin ang pag-asa ng mag-ina na yan eh.
Bakit mo akong iiwan? Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataong masabi ko ang lahat ng nararamdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng 11 namin pagsasama ni Griselda, hindi ako naging tapat sa kanya. Pinilit ko siyang mahalin. Pero hindi ko magawa. Isa lamang laman ng aking puso. Ikaw yung Magda. Mahal na mahal kita. Magda. Magda. Lumaban ka. Lumaban ka. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag nawala ka. Kapag nawala kayo ni Via, ikaw mamatay ko, Magda. Lumaban ka. Mamatay ako sa mga oras na to. Mamamatay akong nangangiti. Dahil ako naman ang manunood sa'yo habang sinusunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Huwag kang magpakasiguro! Hindi ba dapat ako magsabi sa'yo niyan? Hindi mo ba napapansin? Lahat ng mga pinaghihirapan mo, lahat-lahat ng kasamaan mo, mapupunta lahat sa wala. Tumahimik ka na! Huwag ka na umasa, Selina. Gumising ka na sa pagkakahibig mo. Tapos na magandang panaginip mo. Talo ka na eh. Sinabi ko na tumahimik ka na ngayon! Narinig daw nila yun sa two-way radio. Oo, at saka nakasunod yung mga pulis, kasama yung sasakyan ni Gabriel at ni Michael. Hindi na daw nila palalapas yung pagkakataon na ito na mahuli si Selina. Kung maisipan na Selina na sakpan si Via, hindi naman siguro niya gagawin yun. Si Via lang magliligtas ng buhay niya. Tandaan mo, habang hawak niya si Via, walang makakagalaw sa kanya. Kung si Via lang ang nakuha ni Selina, nasa si Magda? Kailangan daw kayo pumunta sa St. John's Hospital. Ngayon din. Ha? Bakit ako? Isa sa mga kidnap victims. Nga ba rin? Ano ba daw lagay? Si Magda. Thank you.
malaki naging pagkukulang ko kay Magda. Kasalanan ko sa aking anak. Kung ito ang lahat na kabayaran sa mga kasalanan ko, tatanggapin ko. Pero sana, sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa kanila. Enrique, pwede ba tayong mag-usap? Pulsan! Tungkol sa kaso ko. Inaayos ko naman mag-reset ng hearing for next week eh. Hindi na kailangan. Iuurong ko na demanda. Palabasin mo na rin si Warren sa lalong madaling panahon. Attorney, huwag ka mag-alala. Babayaran ko ang lahat ng serbisyo mo. Maraming salamat, ah. Anong sabi ng doktor? Tanggal na daw yung bala sa katawan niya. Mabuti na lang daw, di tinaman yung vital organs na. Pero, oobserbahan pa rin. Wala pa rin daw kasiguruhan. Puntahan ko na lang ho yung attending physician. Tutulong mo ako. Sige, anak. Tulungan mo si Magda. Sige. Salamat. Kawawa naman ang kaibigan ko. Kaya lang naman, gumaganda na yung pagkakataon. At saka dumarating yung dilubyo. Walang tigil na pagdating ng pagsubok sa kanya. Ano, isa lang naman na may kagagawa ng lahat ng ito eh. Selena. Hanggat hindi nabuburo yung pagmumukayan sa mundong to, hindi matitigil ang paghihirap ni Nabiya. Alam mo, malampasan lang nila lahat ng ito. Nasisiguro ko ito na yung pinakahuling problema nila. Eh, sa dami walang humahabol sa kanya. Ewan ko na lang kung makaligtas pa natin yung Selena na yon. Pag makaligtas pa yon, ang pinila ang demonyo. Mabait ang Diyos. Hindi niya papayagang mga ibabaw ang kasamaan sa kanya. Kaya ang gawin natin, manalangin na lamang tayo na makaligtas ang mag-ina. Magda.
Nakakamali niya siya. Ibig sabihin nun, nagre-respond na maganda ang katawan niya sa mga gamot na binigay namin. Eh di, anong ibig sabihin niya? Depressed na siya. Ay, mo po. Salamat naman sa Diyos. Sir, ang galing-galing niya talaga. You're the best. Isa na lang problema natin. Si Bia. Oo, oh, ano na kaya ang nangyayari sa kanya? Wala pa rin niya ako eh. Kakausap ko rin sa mga pulis kanina. Wala pa rin daw ang dumadating na report. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay siya di ang nakapagtatakta? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti.